Hi everyone! Welcome to SuliTech Reviews. So pag-uusapan natin ngayon guys itong PAMU Slide Plus na gawa ng Padmeet Tech. At kiniklaim ng Padmeet na ito ang most powerful TWS earbuds sa lahat. Tingnan natin guys kung totoo yan. Okay, so ito guys yung box niya. So makikita natin sa harap ng box, yung PAMU logo sa gitna, yung itsura mismo ng charging case at nung dalawang earbuds. Tapos sa ibaba, makikita natin yung logo ng Qualcomm APTX. At sa likod, makikita natin yung basic features o specs ng PAMU Slide Plus. Meron siyang Bluetooth 5.0, dual microphone noise reduction, touch button, IPX6 waterproof certification, 10 hours of music playback, at yung sinabi natin kanina, meron siyang Qualcomm APTX audio. At sa loob ng box, syempre nandiyan yung dalawang earbuds, yung case, documentations, at yung extra ear tips. Okay, pag-usapan muna natin guys yung mismong charging case. At wow guys, ang kapal ng charging case itong PAMU Slide. At mamaya malalaman ninyo kung bakit sobrang kapal niyan. Sa taas ng charging case guys, makikita ninyo yung mismong takip niya na medyo leathery yung texture. Actually, parang leather talaga. Tapos merong PAMU logo sa gitna. At white. Yes, white yung binigay nila sa aking kulay guys. Pero meron pa tong color black. Tapos sa likod ng charging case, meron tayong makikitang USB-C port. At sa tabi niyan, button na may LED indicator. Mamaya natin pag-usapan kung ano yan. Okay, buksan natin yung case. At ito yung reason kung bakit siya tinawag na PAMU Slide. Kasi para mabuksan mo siya, isa-slide mo siya pataas. At sobrang satisfying niya guys. As in, parang naka-fidget ka. At sobrang satisfying niya guys. So, totoo lang. Ang lakas din ng magnet niya. Ang sarap i-open-close yung lid niya. Tapos itong in-slide natin guys sa takip niya, nandun din yung LED indicator para sa battery remaining. Okay, so pagbukas natin, makikita natin agad yung earbuds. So, tingnan natin guys. Alam niyo yung first impression ko nung nahawakan ko at nakita ko yung earbuds ng PAMU Slide. Nagulat ako guys kasi wow, ang laki din. At so far, ito yung pinakamakapal at pinakamalaking earbuds na nagamit ko. At medyo mabigat din siya guys. Okay, sara ko muna itong case guys at pag-usapan muna natin yung full specs ng PAMU Slide. Okay, so meron tong Bluetooth 5.0 at meron din siyang Qualcomm chipset, yung QCC3020 at yun yung mismong chipset na ginamit dun sa Mi Zone B6. So pagdating guys sa connectivity, sa audio quality at sa latency, same na same sila sigurado ng Mi Zone B6. Pagdating sa battery guys, yung bawat isang earbuds guys ay merong 85 mAh na battery na tatagal ng 10 hours pagdating sa music time at talking time. At yung standby time ng bawat earbuds guys ay tatagal ng umaatikabong 45 days. Ganun katagal. Hindi pa natin pinag-uusapan guys yung battery life ng charging case. Yung charging case naman guys ay merong 2,000 mAh na battery. At tatagal yan guys ng 60 hours of battery life. At yung charging time ng bawat earbuds ay 1.5 hours at 3 hours naman yung charging case. Not bad. At sa connectivity distance, kaya nito hanggang 10 meters. Okay, so pag-usapan natin guys, bakit ba sobrang laki at sobrang kapal ng charging case ng PAMU Slide plus meron pa siyang button sa tabi ng USB-C port sa likod. So itong reason guys. Kapag dinouble tap natin yung button sa likod nakatabi ng USB-C port dun sa likod ng charging case, iilaw yan indicating na ready na yung wireless phone charger. Yes guys, pwede mo siyang gamitin as phone charger. So kapag naka-activate na, ipatong mo lang yung phone mo katulad nitong iPhone XR at yun, mag-charge na yung phone natin. So pwede natin siyang gamitin as power bank kung magta-travel tayo. Okay, pag-usapan muna natin guys yung touch control ng PAMU Slide. Okay, upfront guys, sasabihin ko sa inyo, ito yung pinaka-accurate na touch control na nagamit ko. Okay, one click sa kahit anong earbud para mag-play tsaka pause at makapag-answer at end ng call. Double click naman doon sa left earbud para naman ma-activate yung Google Assistant kung sa Android phone mo siya gagamitin.
double click naman dun sa right earbud para sa next track. At para ma-increase naman yung volume, long press dun sa right earbud ng matagal. At long press naman sa left earbud para sa volume down. At kagaya ng sinabi ko guys, so far, ito yung pinaka-accurate na touch control na nagamit ko sa isang TWS. As in, palaging accurate guys kapag kinokontrol ko siya using touch. Ngayon, pag-usapan natin guys, yung audio quality. Kagaya ng sinabi ko kanina, parehas sa parehas sila pagdating sa specs ng Mi Zone B6. Meron itong Bluetooth 5.0 at Qualcomm chipset. At syempre, aptX compatible. At katulad ng Mi Zone B6 guys, superb guys yung audio quality. Ang ganda ng bass, hindi sabog, pati yung quality ng music kahit na itodo mo yung sound or yung volume, walang problema guys, hindi sabog. As in guys, ang ganda ng tunog. One of the best audio quality sa isang TWS na nasubukan ko. Siguro isusunod ko siya sa Mi Zone B6. Yung Mi Zone B6 kasi guys, kagaya nung sinabi ko dun sa review nun, merong Qualcomm True Wireless Stereo Plus. Ito kasing PAMU slide wala. So yun yung konting lamang ng Mi Zone B6. So pagdating sa audio quality, halos pantay sila. Okay? Halos pantay sila. Pero may konting lamang pa rin yung Mi Zone B6. Pero guys, so far ah, walang halong bola to. Sa lahat ng natry ko na TWS so far, dito sa PAMU slide ako talaga nag-enjoy ngayon. At kung gusto niyo pang makita guys yung ibang details ng PAMU slide, nandiyan yung link ng Padmate Tech sa description sa baba. I-click nyo na lang guys. At para pala guys sa price ng PAMU slide, meron itong price na $89 as of making this video. In Philippine peso guys, papatake ng 4,500 plus, mga ganun. So sulit ba siya para sa price na yun? Yes guys, para sa akin sobrang sulit ng PAMU slide. Yes, medyo expensive yung price niya kumpara sa mga typical TWS na bibili natin sa mga online store katulad ng mga na-review na natin, yung Halo, yung Sabat, at saka yung Mi Zone. Pero kasi itong PAMU slide guys, unahin ko yung comfort ah. Pagdating sa comfort, ito yung nagamit kong TWS na pinaka-komportable sa tenga ko. As in, wala akong sore na naramdaman or pain kahit matagal ko nang suot yung earbuds. Tapos yung noise isolation niya guys, malupit. As in, wala na akong marinig sa environment ko habang suot-suot ko siya. Basta maganda guys yung fit at saka yung feel niya sa tenga ko. Medyo may weight yung earbuds niya pero okay lang. Komportable naman ako. Pero IPX6 waterproof rating yan. So enough para hindi siya masira sa pawis natin or sa ulan. Tapos yung sound quality guys, yung sinabi ko kanina, same lang sila ng Mi Zone. Hindi sabog yung bass. Saktong-sakto lang. Pati yung maximum volume niya, hindi rin ganun kalakas. Mas malakas pa rin yung Sabat. Pero saktong-sakto yung sound volume nito. At ikit sa lahat guys, yung touch controls. Kasi dun sa Mi Zone, nasabi ko na one of the best din yung Mi Zone B6 pagdating sa touch controls. Pero yung touch controls ng PAMU slide, mas natural naman gamitin kaysa sa Mi Zone B6. So para sa akin guys, kung yun nga, kung ito yung bibilin mo for 4,500 pesos, sulit na sulit, hindi ka madi-disappoint. So, highly recommended ko to, lalo na sa mga mahilig mag-travel. At sasangayin ako guys sa kiniklaim ng PAMU na ito yung most powerful TWS earbuds, unang-una na dahil sa kanyang battery capacity at battery life. So, yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.